Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay lagi na lamang nasisimutan ng pera ang inyong pong pitaka? Aba mga bossing, tunay naman na napakahirap ng mga ganyang sitwasyon. Ngayon po mga bossing ko, kayo po isa sa mga naniniwala sa magandang mga pamamaraan para laging putos ng pera ang inyong pong pitaka at magiging malapit sa inyo ang swerte, lalo-lalo na susapin po ng pampinansyal, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay lagi na lamang pong nasisimutan ng pera ang inyong pong pitaka. Tunay naman na napakahirap ng mga ganyang sitwasyon. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, bukod sa sipag at tiyaga at numero uno po yan mga bossing. Kapag po kayo gumawa ng mga pampaswerte, lalo po kayo mag-double time sa pagkayod. Kasi pagkakataon na po natin ito para very smooth natin makamtan ang kaswertehan. Pero syempre mga bossing, huwag na huwag kang makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Lagi po kayong humingi ng pagbabago na ating pong buhay, lalo-lalo na kung sobra mga pagsubok at sobra-sobra mga problema pinagdadaanan po ninyo. Ngayon po mga bossing, gato po niyo pong gagawin. Kayo po ba mga bossing ko ay halimbawa makakabili kayo sa palengke ng mga berries or kaya yung mga ubas na yan, yung mga masustansya at ganoon din po ang mga dulot nito ay napakaswerte na prutas, mainam na bumili po kayo niyan. Ito po, usaping ubas po ito mga bossing. Ubas or kaya mga iba't ibang klase na berries na makakabili po kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, mainam na kayo po'y maglaan kahit isang berries lamang, kahit isang ubas lamang mga bossing. Ang inyo pong piliin ay kulay, mas mainam yung berde. Kaya lang po, maasim po ito, no? Eh di bumili kayo kahit mga ilang buti lamang, baka pumayag naman po yan dyan kapag po ilang buti lamang or hindi naman kasi makakabili ng isa laang eh. Eh di bumili ka na lang ng kahit ilang buti, tapos bayaran nyo na lang po ito. Or kaya yung medyo lamog-lamog na kasi patutuyuin din po natin siya kahit isang ubas lamang na kulay berde. Berde is for money. Ngayon po mga bossing, magpatuyo ka. Pero ito po ay ibababad ninyo sa asin. Sa asin mga bossing. Isang ubas na kulay berde, tapos ibabad sa asin. Ngayon po, sa may silangan natin to ibababad. Kahit anong araw po yung pagbababad. Pero ito po itataon po ninyo, kapag natuyo na yung ating ubas na ito, itataon po ninyo na Martes or kaya ay Biyernes ninyo ilalagay sa pitaka. Pwede nyo rin po itong ilagay sa green na tela or kaya po ay sa gold na tela. Yan po ang dulot po niyan ay swerte. Kasi ang green at saka gold, sumisimbolo po yan ng wealth, ng kasaganahan, abundance po yan. Kaya dyan nyo po siya ilalagay. Ngayon po mga bossing, kailangan tuyun-tuyo na yung banti po na kulubot na kulubot na yung ubas po natin na kulay berde ha, kulay berde. Pagkatapos yung tipo na matigas na po siya, na kumbagay wala na siyang katas, okay na po yan. Ilagay nyo lamang po yan dyan sa berde yung tela po natin. Tapos mag-wish ka sa may silangan na dumaloy sa inyo ang walang humpay na swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera, na malabo na maubusan po kayo ng pera. At kumbagay magdedire-diretso po yung flow ng swerte po sa inyo at walang katapusan ito. Magiging masagana ang inyo pong pamumuhay. Lahat na po ng mga magagandang salita, sabihin nyo na po dito. Sabihin nyo, yayaman ako at magtatagumpay at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Magkakaroon ako ng mga bagay na matagal ko ng pinapangarap, kagaya ng magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng magarang sasakyan, magkaroon ng magandang bahay at magkaroon ng negosyo na dito na ako yayaman. Basta i-wish nyo na yung lahat-lahat ang nais po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, alam nyo po ba, ako po sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay lagi-lagi akong nagsasabi po ng ganyan at pinapanalangin ko ang mga bossing ko na magtagumpay po kayo sa buhay. Kagaya nga po nang may nakapagsabi nga po sa akin nung bata pa po ako na ako daw po ay may cross and dila. Kaya ako naman, mga bossing, ilang beses ko na po itong napatunayan. Kaya minsan, di ba, may problema ka, may sasabihin sa akin na anak ko, Mami, pagdasal mo nga ng taimtim, tapos paulit-ulit ko sinasabi, tapos natutupad po ito, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, marami rin sa akin, mga bossing ko, na nagtatanong, halimbawa, kilala ako nung bossing ko, na dati hindi ko bossing, na hindi siya naniniwala sa mga ganito. Siya po mga bossing ko, nagtatanong, ano sikreto mo? Paano mo na ganyan-ganyan? Ang dami po mga tanong sa akin. Ang masasabi ko lamang, lagi kong sinasabi sa akin, lagi ko binubukas sa akin bibig yung mga magaganda. At yung mga pangit, pinagdadasal ko to sa mahal na Panginoon.
Kapag ako'y nagbuka ng negatibo, yan po'y nagdadasal ako sa mahal na Panginoon. Pero yung negative sa aking bibig na lagi-lagi yung sinasabi, ay nako, never ko po yung ginawa. Noong ako eh, kasagsaga ng sobrang dami ng problema, pero binago ko po yung aking sistema. Binago ko po lahat yan. Lahat po yan eh, lagi mga magaganda, binubuka ko sa aking bibig. At hindi po ako yung paladaing na tao. Hanggat kayang-kayang magtiis, hanggat kaya na ano, kumbagay tinitiis, at hindi ko ibinubuka sa aking bibig kasi nakakatakot. Kasi makapangyarihan nga po ang ating pumibig ko nung salitain niya po yung magaganap. At yan po ang mga sikreto. Lagi-lagi yung sasabihin yung mga gaganda, kalimutan niyo na po ang mga pangit. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, asya mga bossing ko, lumarga po kayo, subukan niyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.